Barangay FM 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na siguro mawawala sa uso ang pagbabayad ng utang na loob sa kapwa mo, lalo na sa ating mga Pilipino. Minsan o madalas man ay mas nababaon pa tayo sa utang na loob kesa sa utang na pera mismo. Ikaw ka, barangay, nagkaroon ka na ba ng utang na loob sa isang tao? Naranasan mo na rin bang singilin ng utang na loob kahit ang totoo ay ang tagal-tagal mo nang nagbabayad nito? Dear Mama Mia, walang abusado kung walang magpapaaboso. Ginawa ko ang kasabihan na ito para sa sarili ko dahil aminado akong inabuso ako at aminado rin akong may kasalanan din ako doon. Ako nga pala si Troy, Mama Mia, 35 years old. Wala pang isang taon mula nang naganap ang ikukwento ko sa inyo tungkol sa amin ng 40 anyos kong kuya na si Kuya Goyo. Bagay nga siguro sa kanya ang pangalan niya, naisip ko lang. Lagi kasi niya akong nagugoyo noon para tulungan siya sa mga pasanin niya sa buhay. Pareho kaming pamilyado at may mga responsibilidad na sa buhay, pero mas pinili ni Kuya Goyo na idagdag ang sarili niya sa mga obligasyon ko. Hindi ko nakasanayang tumanggi kapag hinihingan ako ng tulong ng mga mahal ko sa buhay. Lalo na kay Kuya Goyo, Mama Mia. Kaya nga siguro panay noon ang lapit niya sa akin dahil alam niya ang kahinaan kong yun. Inabuso niya ang pagiging mahina ko sa aspetong yun at patuloy na sinasahod ang mga kamay niya sa akin sa tuwing alam niyang may maibabahagi ako sa kanya. Ang naaalala kong nagpabago ng buhay naming magkapatid ay nung nilapitan niya ako para tulungan siyang makahanap ng trabaho. Wala siyang pasabing nagtungo sa bahay naming mag-asawa, Mama Mia. Nagulat na lang ako nang madatnan ko siyang kampanting nakaupo sa sala namin. Tiningnan ako ng aking asawang si Charlene bago siya nagpaalam para pumasok sa aming kwarto. Iniwan kami ni Charlene sa sala para makapag-usap na magkapatid. May hinala na ako sa kung ano man ang dahilan ng pagpunta niya sa bahay. Hinintay ko na lang na kumpirmahin niya kapag nagsalita na siya. Marami muna siyang naging kwento para mapaikot ako. Kabado na ako noon at halos hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi niya dahil tumatakbo na ang isip ko sa mga posibleng tulong na gusto niyang hingin sa akin. Nung medyo nakapag-ipon na siya ng lakas ng loob, ay tsaka niya sinabi ang totoong intensyon niya sa pagpunta sa amin. Sa huli ko lang din napansin na meron pala siyang daladalang dalawang malaking bag na hula ko noon ay mga gamit, damit at sapatos niya. Mas lalo akong kinabahan dahil nakumpirma nga ang isa sa mga hinala ko, Mama Mia, kung bakit siya pumunta sa bahay namin. Siguro naman eh, napansin mo na itong dalawang bag ko sa gilid ng sofa nyo. Ngayon lang din, nung sinipa mo. Eh kasi, parang ayaw mo igawin yung mata mo sa bag ko eh. Pasensya ka na kuya, nakatutok lang kasi ako sa mga sinasabi mo eh. Ay, lalakasan ko na loob ko ha. May kinalaman kaya sa sasabihin mo yung mga bag na dala mo? Ah, oo, meron. Ano bang balak mo kuya? Nahihiya ako eh. Ngayon ka pa mahihiya, eh marami ka nang nahingin pabor at tulong sa akin. Mukhang binibilangan mo na ako ah. Hindi dapat ganyan kapag kadugo.
Wala naman ako masamang intention sa sinabi ko. Eh, andito na rin naman tayo. Troy, lumuwas ako rito sa Maynila para humingi sana ng tulong sa'yo. Kailangan mo ba ng pera, kuya? Kasi kung oo, malabong mapahiram kita. Kasi simula pa lang naming magbayad ng loan eh. Kailangan ko nga ng pera, pero huwag kang mag-alala. Hindi ako iingi sa'yo. Eh, ano bang maitutulong ko sa'yo? Bahay. Hindi kita kayang bilhan ng bahay, kuya. Eh, kaya nga ako nag-loan para may pandagdag ako sa down payment ng kukunin naming bagong bahay ni Charlene. Hindi ako iingi ng bahay, ikaw talaga. Kailangan ko sana na matutuloy ang pansamantala rito sa Maynila para sa papasukan kong trabaho. Pwede kitang tulungan sa Sabado para maghanap tayo ng matutuluyan mo. Saan ka ba nakakuha ng trabaho? Wala pa nga eh. Ha? Akala ko naman may nakuha ka ng trabaho. Dapat unahin mo yun bago ka humanap ng matutuluyan. Yung titirahan mo dapat malapit lang dun sa trabaho mo. Yun nga rin ang naisip ko eh. O eh, paano yan? Gusto ko sana na kung pwede. Kung pwede nga no? Kung hindi naman masyadong abala eh, pwede bang dito muna ako sa inyo ni Charlene makituloy habang nag-aarap ako ng trabaho? Mga gaano ka kaya katagal bago ka makahanap ng trabaho? Ipanalangin mo na bago matapos ang buwan eh, makahanap na ako ng trabaho para makaalis na rin kagad ako dito. Pwede ba? Ang hirap kasi maghanap ng trabaho dito sa Maynila, kuya. Marami kang kakumpetensya. Alam ko naman kung anong kakayahan ko. Malaki man ang kompetisyon, alam kong kaya ko yung maipanalo. Ako pa ba? Wala ka bang tiwala sa Kuya Goyo mo? May tiwala naman. Malaki tiwala ako sa'yo. Kaya lang kasi, paano yung mag-ina mo sa probinsya? Kaya ba nilang malayo sa'yo? Si Nadina? Ayos lang yun. Suportado niya ang pagluwas ko dito sa Maynila. Alam niyang kailangan namin magsakripisyo na malayo sa isa't isa dahil lumalaki na rin ang anak namin. Yun nga kuya eh. Lumalaki na ang anak ni Dina, kaya kailangan niya ng tatay na makikita niya araw-araw para gabayan siya. Malaking gabay na si Dina sa anak namin. May tiwala ako sa asawa ko. Di kasi natin masasabi. Para namang ayaw mo akong tulungan, Troy. Eh, hindi naman sa ganun. Eh, ang dami mo naiisip na rason para tablahin ako eh. Ayaw mo bang umasenso ko katulad mo? Aba, syempre gusto ko. Kaya lang... Kaya lang ano? O sige na, payag na ako. Talaga? Yun! Wala nang baw yan ha? Oo, kakausapin ko si Charlene mamaya. Ayos lang ba sa'yo kung dito ka lang sa sala matutulog? Isa lang kasi ang kwarto rito eh. Ay naku, walang problema. Kahit sa banyo mo pa ako patulugin, ayos lang. Nakita ko kung gaano kasaya si kuya nung pumayag akong makituloy muna siya pansamantala sa bahay namin, Mama Mia. Wala na naman akong nagawa. Nasabi ko naman sa inyo na kahinaan ko talaga ang mga mahal ko sa buhay. At kabilang na ron siyempre si Kuya Goyo. Walang palyang paghingi niya noon ng tulong sa akin. Malaki pa nga ang utang niya sa akin na hindi ko sinabi kay Charlene dahil siguradong pag-aawayan naming mag-asawa yon. Hindi ko na siningil pa si kuya sa mga inungtang niya dahil alam kong wala siyang kakayahan para bayaran ako. Palipat-lipat din kasi noon ang trabaho si kuya sa probinsya. Pinakamatagal na siguro niyang naging trabaho ay yung pagbabantay ng maliit na warehouse sa amin. Inabot siya ng 10 buwan bago siya tinanggal dahil nakahanap na raw ng bagong magbabantay sa warehouse. Naalala ko noon yung galit niya nang malaman niyang tinanggal siya para ipagpalit sa mas bata. Sinubukan niyang pagwalaan ang boss niya pero pinigilan ko siya. Sinabi ko na makakahanap pa siya ng bagong trabaho at inabutan ko siya ng 2,000 para makapagsimula siya muli. Hindi siya agad nakahanap ng trabaho kaya napilitan akong pautangin siya ulit, Mama Mia. Halos hindi natapos ang pagpapautang ko sa kanya. Mabuti na lang at nakapasok siya ng trabaho sa palengke kaya nahinto ang pag-utang niya sa akin. Yun nga lang ay natanggal din siya sa trabaho niya sa palengke kaya naisipan niyang lumuwas ng Maynila.
hindi man lang niya itinawag sa akin ang nangyari. Ginulat na lang niya ako sa pagdating niya sa bahay namin. Wala akong naisip na matinding dahilan para makahindi sa kanya dahil nakonsensya naman akong hindi siya tulungan. Pamilyado rin naman akong tao kaya alam ko noon na kailangan ni Kuya Goyo na mabuhay ang kanyang mag-ina dahil siya na lang ang inaasahan sa kanila. Naawa ako sa kanya kaya siguro lagi niya akong napapayag sa mga hiling niya at mga pabor na hinihiling niya sa akin, Mama Mia. Nung gabi ay kinausap ko na si Charlene sa naging desisyon kong kupkupin muna si Kuya ng pansamantala habang naghahanap ito ng trabaho. Natakot ako sa magiging reaksyon ni Charlene lalo't nagdesisyon na ako nang hindi ko man lang siya kinukonsulta. Nasa kwarto na kami noon at handa na para magpahinga. Nakaharap siya sa salamin habang sinusuklay ang buhok niya ang abot hanggang balikat. Pinagmasdan ko siya at hinintay na matapos ang ginagawa niya bago ko binuksan ang aking bibig para sabihin sa kanya ang nangyari sa pag-uusap namin ng kuya ko. Lusaw na ako. Ha? Kanina ka pa nakatitig sa akin habang nagsusuklay eh. Ah, sorry. Nagandahan lang siguro ako. Sa suklay o sa akin? Siyempre sa'yo. Kahit anong suklay pa ang nakapaligid sa'yo, ikaw pa rin ang tititigan ko. Pakilig naman to. Charlene? Nako, mukhang may kailangan ka. Paano mo naman nasabi? Kilala na kita. Kapag may kailangan ka, bobolahin mo muna ako, tsaka mo babanggitin ng seryoso ang pangalan ko. Grabe ka naman. O bakit? Wala ka bang kailangan? Meron. Pwede, tama ako. Babae talaga lagi ang tama eh. Dahil may kailangan ako, hindi na ako makikipagtalo dyan sa sinabi mo. Sana palagi kang may kailangan. Naghahanap kasi ng trabaho si Kuya Goyo. Parang nabanggit nga niya kanina sa akin nung dumating siya. Hindi ko lang masyado tinanong kasi masusunog na yung piniprito kong isda. Nagpapatulong kasi siya sa akin eh. May opening ba na trabaho sa kumpanya niyo ngayon? Walang opening dun, tsaka hindi naman pwede si Kuya ron. Yun nga rin ang naisip ko. Ano bang tulong ang kailangan niya? Kailangan niya ng matutuluyan. Troy, huwag mo sabihin... Nagipit na rin kasi ako kanina eh. So nagdesisyon kang patuloyin siya rito nang hindi man lang ako sinasabihan? Sorry. Troy naman! Hindi lang ako makahindi. Kailan ka ba matututong humindi sa kapatid mong yan, ha? Akala ko naman makikitulog lang ngayong gabi rito sa bahay. Yun mga pala... ilang araw lang naman siguro siya rito. Siguro? Yan ba ang pangahawakan mo? Siguro? Eh, kailangan ko magtiwala sa kanya. Sana makahanap siya agad ng trabaho para makaalis na siya rito. Eh, paano kung wala siyang mahanap? Alam mo namang hindi sapat ang kinikita nating pareho ngayon. May loan pa tayong kailangan bayaran. Nagalaw na nga natin yung ibang ipon natin dahil ilang beses nang nagkasakit ang baby natin. Alam ko naman yun. Gusto ko nga sanang tumanggi kanina pero naawa kasi ako kay Kuya. Eh, sa atin? Kailan ka maaawa? Kumpara naman sa buhay niya, mas nakakaangat tayo. Di pa tayo umaabot sa punto na kailangan tayong kaawaan. Alam nga namang hintayin pa nating umabot tayo ron. Hindi tayo aabot doon. Masipag tayong pareho. Kung magpapatuloy ka magpaabuso sa kapatid mo, mabilis lang tayong aabot doon. Maniwala ka. Huwag ka namang ganyan, Charlene. Ang sinasabi ko lang, may kanya-kanya na kayong buhay. May kanya-kanya na kayong pamilya. Kailangan natin minsan magdamot dahil may sarili na tayong obligasyon. Hindi ko kasi magawa yun kay Kuya. Alam mo namang siya na lang ang natitirang pamilya ko. Siya na lang ang natitirang pamilya mo? Eh anong tawag mo sa amin ng anak mo? Ano kami para sa'yo? Halaman? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Alam mo namang hirap ako magpaliwanag, Charlene. Sana intindihin mo na lang ako. May magagawa pa ba ako? Eh nakapag-desisyon ka na.
Hindi na ito mauulit. Sa susunod, sasabihin ko na muna sa'yo yung mga hiling ni Kuya bago ako magdesisyon. Promise. Ah, so may inaasahan ka pang susunod na pabor sa Kuya mo? Sana wala na, pero... Charlene naman, alam mong mahina ako magpaliwanag eh. Eh ano pa nga ba magagawa ko kundi intindihin ka na lang? Ayusin mo na lang yung kama. Matulog na tayo. Tinalikuran ako ni Charlene habang nakahiga kami sa kama. Alam ko noon na masama pa rin ang loob niya, pero wala na siyang nagawa. Nahiya ako sa asawa ko dahil dagdag pa sani na naman sa bayarin namin si Kuya Goyo. Mas malaki ang ambag no ni Charlene sa mga bayarin namin sa bahay kaysa sa akin, Mama Mia. Dahil mas maganda ang pinagkakakitaan niya. Kaya talagang dinalangin ko na sana ay makahanap agad ng trabaho si Kuya Goyo. Hindi na ako nakatulog pa kaya mas pinili kong magbukas ng Facebook baka sakaling makatisod ako ng trabaho para sa kuya ko. Nabigo ako sa paghahanap kaya nahiga na lang ako muli. Sa pagpikit ko ay nahila agad ako ng antok. Nakatulog ako kaagad at nakapaglakbay na ang utak ko sa mundo ng mga panaginip. Sa panaginip ko, Mama Mia, ay nagbalik ako sa pagiging bata at kasama ko raw noon si Kuya Goyo. Hawak niya noon ang kamay ko at nasa gilid kami ng kalsada. Hinihintay daw namin noon ang aming mga magulang. May nakita kami mula sa kaliwa ng sasakyan na paparating at papalapit sa amin. Na-excite kaming pareho ni Kuya pero paglapit sa amin ng sasakyan, ay nakita naming karo pala ito ng patay. Sinilip namin ang loob ng karo at doon ay nakita namin ang mga kabaong ng aming mga magulang. Doon ako nagising, Mama Mia. Pinagpawisan ako sa pagkakabangon ko. Napatingin ako kay Charlene na mahimbing pa rin ang tulog. Bumangon ako sa kama at saka tinungo ang banyo. Naghilamos ako roon para mawala ang takot sa mukha ko. Napatingin ako sa salamin sa banyo at doon ay biglang nanumbalik lahat ng alaala ko nung namatay ang mga magulang namin ni Kuya Goyo nung mga bata pa lang kami. Namilit akong magpabili ng laruan sa mga magulang ko sa palengke. At doon naganap ang trahedyang nagwasak sa aming pamilya. Nagkaroon ng barilan sa pagitan ng mga armadong kalalakihan at mga pulis sa palengke kung saan nandoon ang mga magulang namin, Mama Mia. Napatay ng mga armadong lalaki ang mga magulang namin. Mula noon ay kami na lang dalawa ni Kuya Goyo ang naging magkasama sa buhay. Palipat-lipat kami noon ng tirahan, Mama Mia. Pinagpapasahan kami ng mga tiyahe namin noon na ampunin kapalit ng pagiging katulong namin sa kanila. Kapag nanawa na sila sa aming serbisyo ay tsaka kami papaalisin. Nung wala nang kumupkup sa amin ay si Kuya ko ang nagsikap na itaguyod kami sa buhay. Pinag-aral niya ako habang nagtatrabaho siya, Mama Mia. Hindi na siya nakapag-aral pa dahil mas inuna niya ako. Kaya naman ipinangako ko noon sa sarili ko na tutulungan ko siya sa abot ng makakaya ko. Dahil malaki ang naging utang na loob ko sa kanya. Yun ang totoong dahilan kung bakit hindi ko siya magawang hindian sa lahat ng mga hinihingi niyang pabor sa akin. Nagsimula na ngang tumira si Kuya Goyo sa bahay namin ni Charlene, Mama Mia. Hindi naman pinaramdam ng asawa ko na masama ang loob niya alang-alang sa akin. Sa unang linggo pa lang na nakatira siya sa bahay namin ay nahirapan na kaming mag-asawa. Kami ni Charlene ang madalas na nag-a-adjust noon sa pakikisama sa kanya.
Naging makalat ang sala dahil sa mga gamit niya na sinasabit niya lang kung saan-saan. Nahiya na tuloy kaming tumanggap ng bisita dahil sa itsura ng sala namin. Nangamoy paa at pawis na rin ang bahay dahil nakakatamaran ang maligo ni Kuya at hindi naman namin masabi ni Charlene sa kanya dahil baka ikasama ng loob niya. Nahiya ako sa asawa ko dahil siya ang naglilinis ng kalat ni Kuya. Tuwing lumalabas nun si Kuya ay tsaka nililinis ni Charlene ang mga naging kalat niya mula sa sala hanggang sa banyo. Hindi ako nakarinig ng reklamo mula sa asawa ko pero nararamdaman kong hindi siya masaya sa nangyayari. Lagi na rin kaming nauubusan noon ng pagkain dahil masibang kumain si Kuya. Naging mapili rin siya sa mga pagkain at madalas ay siya ang nagsasabi sa amin kung ano ang gusto niyang kainin. Buti sana kung nag-aambag siya sa amin noon pero ni piso ay hindi kami nakakatanggap mula sa kanya dahil wala pa naman siyang trabaho. Hindi pinalad si Kuya na makakuha agad ng trabaho tulad ng inaasahan niya Mama Mia. Nainis siya dahil pakiramdam niya ay mas magaling siya sa mga nakasabayan niyang nakuha sa mga sinubukan niyang pasukan. Dahil nga rin siguro sa galit kaya napadalas ang pag-inom niya ng alak. Panay noon ang hingi niya sa akin ang pambili niya ng alak at pulutan. Hindi ko yon sinabi kay Charlene dahil siguradong mas lalong magagalit ang asawa ko sa akin. Pinakiusap ko na lang kay Kuya na kung iinom siya ay dapat tulog na ang asawa ko. Madalas na rin ako napupuyat noon dahil gusto niyang samahan ko siya sa pag-inom dahil nalulungkot daw siyang mag-isa. Sinamahan ko na lang kahit isang shot lang ako para wala na rin siyang maging sama ng loob sa akin. Tulad na lamang nung minsang inayan niya ako mag-inuman, tumanggi ako dahil sinabi ko na maaga akong aalis ng bahay. Nagtampo siya at pinaramdam sa akin na malungkot siya dahil sa nangyayari sa buhay niya. Kaya naman napilitan tuloy akong magpuyat para lang masamahan siya, Mama Mia. Ang hina mo namang uminom, Troy. Para ang bagito sa inuman eh. Isang shot pa. Baka kasi sumakit ang ulo ko bukas pagising, Kuya. Marami akong kailangan sikasuin sa trabaho kaya maaga akong papasok. Trabaho na naman ang pinoproblema mo. Hayaan mo nga muna yan. Magpasaya na lang tayo ngayon bago pa magising si Charlene. Narinig kaya niya tayo? Maririnig niya tayo kung panay ang taas mo ng boses, Kuya. Tsaka bago pa niya tayo marinig, mas maganda kung matutulog na tayo. Ituloy na lang natin ang inuman na to kapag day off ko na. Ay, gusto ko lang naman kasi makatulog eh. Kaya ako umiinom. Eh di matulog ka na. Subukan mo lang pumikit. Di naman kailangan idepende sa alak ang pagtulog. Oh, kukunin ko na tong alak ah, para maitago ko na. Muntik na nga palang makita ni Charlene nung isang gabi yung alak na di mo naubos. Mabuti na lang nahila ko siya palayo sa ref bago pa niya nakita. Kaabanggit mo kay Charlene, lalo ko tuloy namimiss ang kasawa ko si Dina. Ay, 30 na rin si Charlene, no? Oo, 30 na nga. Pareha sila ni Dina. Ay, namiss ko tuloy yung pagbubunga nga ng asawa ko kapag may kapalpakan ako. Mula nang lumuwas ako rito sa Maynila, eh, biglang nanahimik ang mundo ko. Pero alam mo, bigla akong hinarap yung ingay ng asawa ko. Baka oras na para umuwi ka sa inyo, Kuya. Sigurado ako, namimiss ka na rin ni Dina. Kung pwede lang eh. Pero nangako ko na hindi ako uuwi hanggat wala akong trabaho. Maiintindihan naman niya siguro yun. Di naman ganun kadali maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Nakapagbitiw na rin ako ng salita. Sabi ko nga, maiintindihan ka niya. Ganyan din naman si Charlene nung unang beses na nawalan ako ng trabaho at kinailangan kong maghanap ng bago. Naiintindihan niya na di madali humanap ng trabaho sa panahon ngayon kaya sigurado ako na ganun din si Dina kapag sinabi mo sa kanya. Alam ko naman kaya niya ako maintindihan, pero andun pa rin yung hiya eh. Namimiss ko talaga si Dina. Oo, sakit ng ulo minsan ng mga babae sa buhay natin. Pero kapag nawala naman sila,
Saan natin hinahanap-hanap? Sana nga, eh magkasama na kayo ni Dina, kuya. May paraan naman para magkasama kami ulit na mag-ina ko. Pwede gawin mo. Pwede kaya? Paanong pwede? Eh, gusto ko sanang paluwasin sila rito sa Maynila eh. Oh, tapos? Nakakahiyaman sa'yo, bunso. Pero hihiling sana ulit ako ng pabor. Pabor ulit? Naku, ayan na. Mukhang nakakahiya na ngang pasadaan yung pabor na sinasabi ko. Kung kaya ko, pwede naman kitang pagbigyan sa pabor na yan, kung ano man yan. Madali lang naman tong pagbigyan. Ano nga? Eh, ayos lang ba kung luluwasin na Dina rito sa Maynila? Sagot naman nila ang pamasahe. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ingi sa'yo kasi nakakahiya na rin. Hindi naman ako may-ari ng Maynila eh. Lumuwas lang sila kung kailan nila gusto. Hindi ko naman may pagbabawal yun. Pero pag-aari mo kasi itong bahay. Ha? Anong ibig mong sabihin, kuya? Ito naman, hindi pa makalata sa gusto kong puntuhin. Sige, didiretsuhin ko na nga. Pwede bang makituloy din dito mag-ina ko? Hala, eh parang hindi na tayo kakasya rito sa bahay niyan. Ikaw pa nga lang dito sa sala eh, halos sakop mo na. Payat naman pareho mag-ina ko. Kaya ko na silang isiksik dito sa sala kasama ko. Hindi naman sila magiging komportable nun. Kawawa naman sila. Mas kawawa sila kung hindi nila ako makakasama. Tsaka baka hindi sila komportableng gumalaw dito. Baka mahiya si Dina. Naku, makapalang mukha nun. Wala nang hiya-hiya sa panahon ngayon. Ano, tawagan ko na ba si Dina para palusin na bukas? Hala, agad-agad? Sabik na kasi ako makasama sila eh. Eh, ipagpapaalam ko muna kay Charlene, kuya. Eh, paano kung hindi siya pumayag? Ayun lang. Ang hirap na di makasama mag-ina ko. Nawawalan ako ng inspirasyon para makahanap ng trabaho. Gawin mo na lang munang inspirasyon ang pagkakalayo nyo. Para mas lalo kang ganahan na maghanap ng trabaho. Kapag mabilis ka makakuha ng trabaho, mas mabilis mo silang makikita, di ba? Wala na ba talagang tsansa na pumayag ka? Alam mo naman na kailangan kasama ko si Charlene na magdesisyon. Mag-asawa kami. Baka naman, pwede mong palagpasin to ulit nang hindi na kinukonsulta sa kanya. Saka mo na lang sabihin kapag nandito na yung mag-ina ko. Para wala na siya magawa. Magagalit naman yun kapag binigla natin siya. Mag-uusap na muna kami. Naalala ko mula nung namatay si nanay at tatay. Sa akin ka lang lagi humingi ng tulong at pabor. Ni minsan, hindi kita tinanggihan, no? Oo, oh, hindi ka nga tumanggi. Kasi ganun kapag kadugo mo. Lalo na kung malaki na itulong sa'yo. Sige, tawagan mo na si Dina. Paluwasin mo na siya kung kailan siya pwede. O eh, paano si Charlene? Kala ko ba mag-uusap muna kayo? Baka di pumayag yun. Ako nang bahala. Nakapagbitiw na naman ako ng salita at alam kong hindi yun magugustuhan ni Charlene kapag nalaman niya. Napapayag ko nang matulog si kuya after niyang tawagan si Dina para paluwasin na sila pagkasikat pa lang ng araw. Nagpasalamat si kuya sa akin at sinabi na masaya siyang nakakabayad na ako ng utang na loob sa kanya. Sinagot ko na lang yun ng matipid na ngiti at saka nagpaalam na para pumunta sa kwarto namin ni Charlene. Inasahan kong tulog na ang asawa ko pero pagkabukas ko ng pintuan ay nakita ko siyang nakasandal lang sa headboard ng kama at nagbabasa ng libro. Nakasuot ang reading glasses niya na medyo lumuluwag na sa kanya. Nang maramdaman niya ang pagpasok ko ng kwarto ay napatingin siya sa direksyon ko. Nginitian niya ako at inayak na ako sa kama para magpahinga na. Nag-alangan pa ako at sinabing magbabanyo muna ako. Hindi naman ako naiihi o di ko naman kailangang madaliin ang pagsisipilyo. Pero nagtagal ako sa banyo para practicing kung papaano ko sasabihin kay Charlene ang napag-usapan namin ni Kuya Goyo. Nang sa tingin ko ay kaya ko nang harapin si Charlene, ay tsaka ako lumabas ng banyo, Mama Mia. Napansin niya na syempre nagtagal ako sa banyo. Alam niyang kapag nagtutungo ako roon eh mabilis lang dahil naliliitan ako sa banyo namin at pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Inaya niya ako muli para tabihan siya. Ibinabanan niya ang librong binabasa niya at saka tinanggal ang reading glasses niya.
Hinarap niya ako at parang gusto niya akong lambingin. Nakita ko yung oportunidad para sabihin sa kanya ang napag-usapan namin ni Kuya. Napalunok pa ako ng malakas nang nilapit na niya ang mukha niya sa akin. Doon napansin niya na parang may gusto akong sabihing seryoso sa kanya, Mama Mia. Tiningnan niya akong muli sa mukha at parang hinuhulaan kung ano ang laman ng isipan ko. Hindi ako noon makatingin sa kanya dahil nakaramdam ako ng kaba. Napahinga siya ng malalim at saka kinumpronta ako sa posibleng problema na nasa isipan ko. Hindi ko pa man nasasabi noon pero dumilim na ang itsura niya. Nasira ko tuloy ang mood niya, Mama Mia. Kung bakit naman kasi nasakto pa na humingi ng pabor nung gabing yun si Kuya. Troy. Ha? Anong ha? Sabihin mo na sa akin kung ano man yung gusto mong sabihin. Paano mo naman nahulaan na meron akong sasabihin sa'yo? Namula agad ang mga tenga mo nung tinignan kita. Hindi ka makatitig sa akin. Pinagpawisan bigla ang ilong mo kahit naka-aircon tayo. Senyales yan na may bumabagabag sa'yo. Grabe! Ganyan mo na ba ako kakilala? Ang tagal na nating nagsasama. Ang dali mo na lang talagang basahin. Eh, magagalit ka ata kapag sinabi ko eh. Mas magagalit ako kapag hindi mo sinabi ngayon. Mag-promise ka muna na di ka masyadong magagalit. Ayoko mangako. Nagkausap kasi kami ni Kuya Goyo kanina. Good news ba yan? Aalis na ba siya? Kailan? Walang aalis, pero may darating. Ano na naman yan, Troy? Luluwas bukas yung mag-ina ni Kuya. Sina Dina? Oo. Eh sana sinabi mo na hindi sila pwedeng tumuloy dito sa bahay, ha? Hindi. Bakit hindi? Mamaya umasa sila na pwede sila rito sa bahay. Saan sila matutulog niyang kapag dumating sila? Natawagan na kasi ni Kuya si Dina. Tinawagan ng Kuya mo si Dina? At nasabi na ni Kuya na sa sala sila matutulog ng pamilya niya. Oh, hinaan mo lang ang boses mo. Baka magising si baby. Nasisiraan na ba siya ng ulo? Bakit siya magdedesisyon na patuloyin ang mag-ina niya rito? Eh bahay niya ba to? Sabi ko nang hinaan mo lang ang boses mo eh. Kumalma ka nga. Wag mo akong utusang kumalma dahil nang gagalaitin na ako sa galit ngayon. Ang kapal ng mukha ng kuya mo para patuloyin dito ang mag-ina niya nang hindi man lang nagpapasabi sa atin. Actually, sa akin siya nagpaalam. At pumayag ka agad? Oo. Pumayag ka nang hindi man lang muna sinasabi sa akin? Kapatid ko kasi yun eh. At asawa mo ko! Bahay natin to! Tayong dalawang dapat magdesisyon dito! Hindi pwedeng ikaw lang! Eh, naipit na rin kasi ako kanina. At mas lalo ka pang gigipitin ng kuya mo kung patuloy mo siya pinagbibigyan sa mga gusto niya! Ngayon lang naman to. Palihimong pag-aabot ng pera sa kanya? Hindi lang ako kumikibo pero alam ko yon. Di ko lang kasi talaga matanggihan si Kuya eh. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Magkapatid kayo! Dapat nga walang bayaran ng utang na loob eh. Lalo na parehas pa kayong pamilyado. Naaawa rin kasi ako kay Kuya. Nalulungkot siya kasi wala na nga siyang mahanap na trabaho. Di pa niya kasama yung mag-ina niya. At sa atin ba hindi ka naaawa? Kaya naman natin eh. May mga trabaho tayo, tapos mapalad pa tayo na magkasama tayo sa iisang bahay. Hindi tulad ni Kuya. Bakit parang kasalanan natin kung nakakaangat tayo sa kanila? Kasalanan bang nagsikap tayo para makuha yung mga meron tayo ngayon? Kailangan ba nating mag-guilty sa estado natin dahil lang hindi natin sila katulad? Naaawa lang naman ako. Pansamantala lang din naman to. Pansamantala? Eh ganyan din ang sinabi mo sa kuya mo eh. Pansamantala lang siya rito, pero ilang buwan na ba siyang nakakalibre ng tirahan dito? Baka makatulong ang mag-ina niya para maging ganado siya sa paghahanap ng trabaho. Ako, kailan kaya ako gaganaan sa sitwasyon natin ngayon? Hindi ko na maayos ang pagbabudget para sa atin ng kuya mo, tapos
magdadagdag pa ng panibagong papalamunin? Hindi naman sila basta-basta palamunin, Charlene. Pamilya ko pa rin sila. Pamilya mo rin kami ng anak mo, Troy! Isipin mo muna ang kapakanan namin bago ang iba! Pwede bang hayaan mo na? Nakapag-desisyon na ako eh. Gagawa na lang ako ng paraan para makaraos tayong lahat. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang ang kapatid ko. Dahil nung mga bata pa kami at ako ang nangangailangan, di niya ako pinabayaan. Yun ang unang beses na nasigawan ko ng gano'n ang asawa ko, Mama Mia. Kilala ako bilang kalmadong tao, pero napuno na rin kasi ako sa mga nangyayari. Mali ko na sinigawan ko ng ganun si Charlene dahil hindi rin naman niya alam ang tunay na dahilan kung bakit patuloy ako sa pagtulong sa Kuya Goyo ko. In-explain ko naman yon sa kanya, tinanggap niya ang mga sinabi ko, pero alam kong masama pa rin ang loob niya dahil sinigawan ko siya. Nakonsensya ako at humingi ng sorry sa nagawa ko. Tumango lang siya noon at saka sinabing magpapahinga na. Pinuntahan niya sa crib ang baby namin at nang makontento na siya sa pagkakatulog ng anak namin, saka naman siya bumalik sa kama. Sinubukan ko siyang halikan pero umiwas siya sa akin. Tinalikuran niya ako at saka hinila ang kumot sa pwesto niya. Nanakit ang ulo ko noon sa pinaghalong stress at nabiting alak. Hindi ako nakatulog, kakaisip sa nangyayari sa bahay namin. Umaga na nung natapos kong paguri ng utak ko, Mama Mia. Naghanda na ako para pumasok sa trabaho. Hindi pa rin ako kinikibo noon ni Charlene at hindi naman nakahalata si Kuya na nag-aaway kaming mag-asawa. Bago ako umalis, narinig ko nang nag-uusap si Nadina at Kuya Goyo. Rinig ko noon ang saya ni Kuya habang binibilinan si Dina kung saan siya bababa para mapuntahan at masundo siya ni Kuya. Nung natapos ang tawag ay agad akong niyakap ni Kuya para magpasalamat. Kahit papaano ay nawala naman yung stress ko dahil napasaya ko ang kapatid ko, Mama Mia. Hiniling ko noon na sana ay maging inspired na si Kuya sa paghahanap ng trabaho para rin makaalis na sila ng bahay. Alam ko kasi noon na hindi matatapos ang away namin ni Charlene hanggat nandun pa sa bahay si Nadina at Kuya. Gusto ko na rin siyempreng maging payapa noon ang pagsasama namin ng asawa ko. Alam ko naman na hindi madamot at hindi masamang tao ang asawa ko, Mama Mia. Nadala lang siya ng emosyon dahil marami nga kaming utang na kailangang bayaran. Tapos daragdag pa ang pamilya ni Kuya na kailangan naming buhayin at pakainin. Mula nga ng araw na yon, Mama Mia ay nanlamig na sa akin si Charlene at madalas kapag nag-uusap naman kami ay ramdam ko pa rin ang galit niya. Pinigilan ko na lang ang sarili ko, Mama Mia, na huwag magpadala sa galit dahil naipit din naman si Charlene sa sitwasyon na meron ako. Nakilala ni Kuya Goyo si Dina sa isang beer house, Mama Mia. Dating nakikitable si Dina sa mga customers ng beer house na pinasukan niya. At minsan ay nakatable nga niya si Kuya. Nagkaroon ng interes si Kuya kay Dina dahil sa pagiging totoo raw ni Dina. Natuwa siya dahil taklesa at malakas ang self-confidence ni Dina. Yun daw ang tipo ni Kuya sa isang babae. Mabilis silang nagkahulugan ng loob. Naging silang dalawa at nag-live-in na rin ilang linggo mula nang sagutin ni Dina si Kuya. Hindi naman pinatigil ni Kuya si Dina sa pagtatrabaho sa beer house dahil malaki ang kita ni Dina sa pagpapabili ng ladies drinks sa mga customers. Hinahatid sundo ni Dina noon si Dina noon ni Kuya gamit ang pinapasada niyang tricycle. Naging masaya silang dalawa kahit paminsan-minsan ay nagdududa si Kuya kay Dina dahil sa dami ng mga nakaka-table noon ni Dina.
Nilakasan na lang daw ni Kuya ang tiwala niya kay Dina para hindi na sila mag-away dahil trabaho lang naman yun. Hanggang sa nabuntis na si Dina. Nagduda pa kami ni Kuya nung simula dahil tumagilid ang tiwala niya kay Dina isang buwan bago siya nabuntis. Nagkahiwalay sina Dina at Kuya pansamantala para makahinga dahil panay noon ang away nilang dalawa. Hanggang si Kuya na rin ang unang lumapit kay Dina para makipagbalikan dahil namimiss na raw niya ito. Nagkabalikan sila nung 6 na buwan nang buntis si Dina. Sinabi nga sa akin ni Kuya kahit hindi siya ang ama ng pinagbubuntis ni Dina ay tatanggapin daw niya, wag lang mawala si Dina sa kanya. Doon ko nakita na mahal ni Kuya si Dina, Mama Mia. Nung nanganak na nga siya ay hindi na nila napag-usapan pang muli kung si Kuya nga ang ama ng batang yun. Naging masaya naman silang pareho lalo na nung umalis na si Dina sa beer house. Akala ko nga noon ay magkakahiwalay sila pero naging matatag naman ang relasyon nila kahit marami silang naging problema. Masyadong na in love si Kuya kay Dina at nakita kong muli ang pagmamahalan nilang yun nung tumira na nga sila sa bahay namin. Hindi ko noon makalimutan ang unang beses na nagsabay-sabay kaming kumain. Kakarating lang din noon ni Dina galing probinsya at nakatulog na ang mga anak namin kaya kumain na kami. Dina, damihan mo, kain mo ng kanin ha. Marami silang bigas dito. Kasi buwan-buwan eh, merong rice allowance to si Troy sa trabaho niya. Ganun ba? Uy, baka naman pwede makahingi kahit isang salop lang ng bigas para ipadala ko sa kapatid ko. Basta ba may extra eh. Walang problema. Ay, joke lang yon Troy! Baka mamaya magalit tong si Charlene. Bakit naman ako magagalit? Feeling ko lang naman. Lagi ka kasing nakasimangot. Kaya pakiramdam ko eh, konting mali lang namin ni Goyo, eh, sasakalin mo na kami. Grabe ka naman manghusga. Hindi naman, uy. Binabasi ko lang din kasi sa facial expression mo. Ayun na nga. Di ba panghuhusga na yon? Nga pala, Kuya Goyo. Meron pala akong nakitang opening dun sa isang eatery malapit sa trabaho ko. Naghahanap sila ng kusinero. Wag doon! Huh? Bakit naman? Eh, hindi naman marunong magluto itong si Goyo! Magpakulo nga lang ng tubig eh, hindi pa niya magawa ng maayos. Magluto pa kaya? Naku, pas ako dyan, Tol. Itong si Dina magaling magluto. Ay, naku, totoo yan! Lasang-las ako kung may mali sa niluto. Kahit nga may sipon ako, eh, malakas pa rin ang panlasa ko. Ah, talaga? Ay, oo, Charlene! Parang itong niluto ni Troy na adobo na sobrahan sa toyo. Eh, dapat mas marami ang nilalagay na suka kaysa sa toyo. O, tingnan mo tuloy, ang alat! Ako ang nagluto ng adobo na yan. Hindi si Troy. Ah, ganun ba? Next time, mas marami ng konti ang suka kaysa sa toyo, ha? Tsaka huwag masyadong babara ng asukal. Hindi ko na tuloy alam kung adobo pa ba ito o humba. Payo lang naman. Salamat sa payo. You're welcome. Mauna na pala ako sa kwarto. Matutulog ka na? Tatawagan ko lang yung coordinator natin para sa binyag ni baby next year. Ah, sige. Sunod ako sa'yo. Ligpitin ko lang itong mga pinagkainan natin. Salamat. Kuya Goyo, Dina, mauna na muna ako ha. Pasensya kung hindi ako makakasama sa kwentuhan nyo ngayong gabi. Ay, wala yun. Wala ka rin naman masyadong ambag sa dakdakan. Joke! Troy, bibinyagan na pala ang baby nyo? Ha? Oo. Teka lang ha. Ilalagay ko muna sa resto na tira nating kanin. Babalik ako agad. Goyo, tanungin mo kung pwedeng isabay na sa binyag ng anak nila yung anak natin. Nakakahiya. Magpabinyag na lang tayo kapag may pera na ako. Aba, ikailan pa? Wala ka pang trabaho. Magtatrabaho na ako. Andiyan na kayong inspirasyon ko eh. Huwag mo na akong bolahin. Ireserba mo na lang yan kina Troy at Charlene. Gawin mo ang lahat para mapapayag silang makisabay tayo sa binyag. Para wala na tayo
tayong gastusin. Kaya naman nila mag-asawa yun eh. Di na naman, nakakaya na. Makikitira na nga tayo rito ng libre. Sagarin na natin. Minsan lang naman to habang gusto pa nila tayo. Nakakaawa rin naman kasi yung anak natin eh. 4 na taon na pero hindi pa rin siya nabibinyagan. Kailangan yata sa daycare center ng baptismal certificate. Sige ka, di makapag-aral yung anak natin. Gusto mo ba yon? Siyempre hindi. Eh kaya nga pagbalik ni Troy, kausapin mo na siya. Ha? Susubukan ko. Tsaka, try mo rin itanong kung pwedeng pahiramin ako ni Charlene ang isusuot ko sa binyag. Medyo may katabaan siya, pero pwede ko namang paremedyohan yung ipapahiram niya kung papayag siya. Inakala nilang hindi ko narinig ang mga pinag-usapan nilang dalawa, Mama Mia. Nakabalik ako kaagad pero nagtago ako sa gilid para hindi nila ako makita. Nung natapos silang mag-usap ay tsaka naman ako bumalik ng hapagkainan. Doon naman nagpaalam si Dina para magyosi sa labas. Inisip kong paraan lang niya yun para mag-corner ako ni Kuya Goyo. Minadali kong maglinis ng mesa at hindi na muna kinausap si Kuya. Hindi ko siya matignan noon dahil alam kong hinuhuli niya ang tingin ko para masabi niya ang pabor na hihilingin niya sa akin. Naramdaman ko naman na medyo alanganin din siya na kausapin ako kung di lang talaga nagpumilit si Dina. Sinubukan akong tulungan ni Kuya sa pagliligpit ng mga pinagkainan namin pero sinabi kong magpahinga na siya dahil alam kong napagod siyang mag-commute para sunduin sina Dina sa terminal. Tumango na lang siya at saka pumunta sa kusina para kumuha ng beer sa ref at saka naupo sa sala. Hinintay niyang matapos ako sa paglilinis ng mesa. Binagalan ko naman dahil parang naghahanap ako ng paraan para hindi siya makausap tungkol sa binyag. Binagalan ko ang paghuhugas ng mga pinagkainan para lang makaiwas sa kanya. Hinugasan ko na nga rin yung mga hindi naman kailangang hugasan para lang tumagal ako sa kusina. May mga dinagdag na rin akong nilinis tulad ng stove at microwave namin. Inisip ko pa lang kung paano haharapin si Kuya at kung paano siya tatanggihan sa hihingin niyang pabor, eh parang natatakot na ako. Natatakot ako noon na mapasama ang loob niya sa akin dahilan para muling i-bring up yung utang na loob ko sa kanya. Alam ko noon na hindi ko naman mapipigilan ang sarili ko na pumayag sa gusto niya pero magiging dahilan yon para masira kami lalo ni Charlene. Sa totoo lang, Mama Mia, ay hindi pa ako napapatawad noon ni Charlene sa pagsigaw ko sa kanya at pagpayag na patirahin si Nadina sa bahay. Kaya alam ko noon na titriple ang galit ni Charlene kapag nalaman niyang gustong isabay ni na Kuya ang binyag ng anak nila sa binyag ng anak namin. Alam kong matagal na pinagplanuhan ni Charlene ang binyag ng panganay namin. Marami na siyang naplano para maging espesyal ang araw na yon. Alam ko noon na sasama ang loob niya kung merong makikihati sa espesyal na pagdiriwang na yon. Kaya naman nilakasan ko na ang loob ko at handa na akong tanggihan si Kuya. Tinapos ko ang paghuhugas ng mga pinagkainan at saka sinadya ko ng daanan siya sa sala. Doon ko nakitang nagbubulungan silang dalawa ni Dina. Naghugas ng plato ah. Nakailang balik na ako sa labas pero hindi ka pa rin tapos. Nilinisan ko na rin kasi yung stove tsaka yung microwave. Nanlilimahid na kasi sa dumi. Yak! Buti nilinisan mo na rin. Nakakairita yung maruming kusina. Ay teka, lalabas lang muna ako ha. Yossi break ulit. Sige, usap mo na kayo magkapatid dyan. Troy, may sasabihin yata sa'yo si Goyo. Goyo! Oh, ito na si Troy. Ha? May sasabihin ka, Kuya? Oo eh. Ano yun? Maupo ka muna. Ay, hindi na. Maiksi lang naman siguro yung sasabihin mo, no? Para makapanik na rin ako sa kwarto. Baka inihintay na ako ni Charlene eh. ano kasi, narinig namin na... Narinig ko na pabibinyagan nyo ng anak nyo ni Charlene. Oo, pabibinyagan na nga namin.
Nabanggit ko rin naman kanina. Naisip ko lang kasi, paano kaya kung... Kung maging ninong ka sa anak namin? Pwede rin naman. Basta hindi niya ako sisigilin tuwing Pasko. Yun ba talaga sasabihin mo, kuya? Meron pa eh. Sabihin mo na, kuya. Makikinig ako. Hindi pa kasi nabibinyagan yung anak namin ni Dina eh. Ah, talaga? Eh, 4 na taon na siya, di ba? Lagi kasi nagigipit kaya walang pambinyag. Alam mo naman sa probinsya, kailangan maganda ka pag may binyagan para hindi nakakaya sa mga ninong at ninang. Eh di pabinyagan yun ha kapag nakahanap ka na ng trabaho. Gusto ko sana kung pwede lang eh. Isabay na lang sana yung binyag ng anak namin sa anak niyo ni Charlene. Ha? Eh, parang mahirap ata yan, kuya. May mga gumagawa naman ng ganun, sabi ni Dina. Saka para practical para sa amin, di ba? Wala rin kasi kaming pera ngayon eh. Pero gusto na namin mabinyagan yung anak namin para kapag hinanapin ang baptismal certificate sa school, eh may maibigay kami. Parang di naman kailangan ng ganun para makapag-aral. Eh yun ang narinig ko eh. Mas maganda ng handa, di ba? Naku, tagilid tayo dyan, kuya. Siguradong hindi papayag si Charlene. Bakit naman hindi? Ayaw ba niyang mabinyagan ng pamangkin niyo? Kawawa naman yung pamangkin niyong tumatanda na eh, hindi pa nabibinyagan. Matagal kasing pinagplanuan ni Charlene tong binyag ng panganay namin eh. Siyempre, first baby namin to, kaya todo bigay yung asawa ko. Saka limitado lang yung mga bisita na dadalo kasi gusto namin na mahalagang tao lang sa buhay namin yung pupunta. Eh, wala naman kaming balak magdagdag ng bisita. Kung sino yung mga bisita nyo, eh, yun na rin ang bisita namin. Kahit mga ninong at ninang ng anak nyo, baka pwedeng pasuyin na rin na gawin naming ninong at ninang ng anak namin. Hala, eh, di nyo naman kilala yung mga kinuha naming ninong at ninang. Eh di, kikilalanin namin kapag Pasko na. Saka tiwala kami sa mga ninong at ninang na kukunin nyo. Siguradong maayos ang mga trabaho, kaya makakapagbigay ng malaking aginaldo sa Pasko. Eh hindi naman yun ang dahilan kung bakit namin sila kinuha para maging ninong at ninang ng anak namin eh. Ang gusto namin, magabayan yung anak namin ng mga taong pinagkakatiwalaan namin, lalo na kapag wala kami. Ganon din naman ang gusto ko sa anak namin. Magabayan siya. Eh sabi mo nga, mapagkakatiwalaan yung mga ninong at ninang ng anak mo. Kaya gusto ko rin ipagkatiwala sa kanilang anak ko. Ewan ko kuya. Kakausapin ko muna si Charlene. Kung di man siya pumayag, sana irespeto nyo na lang yung gusto niya. Espesyal na araw kasi yun para sa anak namin eh. Unang beses yun na magpapabinyag kami. Huwag mo na lang kaya sabihin kay Charlene. Kausapin mo na lang yung coordinator para isingit kami sa binyag. O kaya yung pare. Kahit kami na yung bahalang kumuha ng sarili naming ninong at ninang para sa anak namin. Pwede na kaya yun? Malabo talaga yan kuya. Pero pwede ko naman kayong pautangin kahit papano para kung gusto nyong pabinyagan yung anak nyo, eh pwede nyong gawin sa ibang araw. Eh paano naman yung handa namin? Hindi naman kailangan ng handa kuya eh. Ang importante, mabinyagan yung anak nyo. Celebration pa rin yun eh. Kailangan pa rin ng handa siyempre. Saka unang beses din yun na magpapabinyag kami. Gusto rin namin gawing special at memorable parang yung sa inyo. Mas magiging special yun kuya kung solo nyo yung binyag. Mas magiging espesyal yun kapag magkakasama tayong pamilya sa binyag. Matutuwa sigurado ang mga magulang natin kung nasan man sila kapag nakita nila tayo na magkakasama. Basta, kakausapin ko muna si Charlene. Di ko may papangako na papayag siya pero... Sige, kung ano na lang desisyon niyo. Napansin ko na nagtampo sa akin si kuya. Sinubukan ko siyang kausapin at ipaliwanag muli kung bakit alanganin ang gusto niyang mangyari. Inoferan ko na rin siya na dadagdagan ko ang pera para may panggasto sila sa handa, pero tinanggihan niya yon dahil gusto niya talagang isabay ang biniyag ng mga anak namin. Napikon na rin ako dahil ginawa ko naman ang lahat ng pwedeng gawin para mabinigan na ang anak nila. Pero ibang direksyon talaga ang gusto nilang tahakin. Nainis ako dahil parang ang sama kong tao para tanggihan sila sa isang bagay na karapatan naman naming mag-asawa. Nung napansin nga ni kuya na malapit na akong magalit ay bigla niya akong kinonsensya. Bigla niyang sinabi na naaawa siya sa kanyang anak dahil parang matulad daw ang anak niya sa kapalaran niya. Napagkaitan daw ang anak niya tulad niya nung pinili niyang unahin ang mga luho at pangangailangan ko kaysa sa kanya. Naiyak pa siya habang binabalikan yung mga nagawa niyang sakripisyo para mapaganda ang buhay ko, Mama Mia.
Aminado akong natamaan ako sa sinabi niya dahil naalala ko ang lahat ng naitulong niya sa akin. Mama Mia, ilang buwan na lamang ay bibinyagan na ang anak namin ni Charlene. Hindi ko pa rin magawang sabihin ngayon kay Charlene ang napag-usapan namin ni Kuya. Nakiusap nga rin ako kay Kuya na huwag niya akong madaliin dahil nape-pressure din ako. Naintindihan naman niya ako pero ramdam kong umaasa siya ng positive na resulta paglapit ko kay Charlene. Alam ko naman na hindi talaga papayag si Charlene pero gusto kong subukan. Gusto kong ipaliwanag sa asawa ko ang pinanggagalingan ko kung bakit hindi ko matanggihan si Kuya. Baka mas maintindihan niya at pumayag siyang isabay ang binyag ng aming mga anak. Mama Mia, habang hindi ko pa sinasabi kay Charlene, baka pwedeng makahingi ng tulong sa mga kabarangay natin dyan para naman makapagdesisyon na ako. Hindi ko kasi talaga alam kung ano ang gagawin ko. Para akong naiipit sa dalawang nag-uumpugang bato. Sana ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbasa mo at sa pagbibigay ng tulong sa akin. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Troy.